Hello guys, welcome back to my channel. Ngayon, ang ituturo ko naman sa inyo ay kung paano mag-wiring ng basic motor control at kung paano magbasa ng wiring diagram. So, una, siyempre gagawa tayo ng diagram. Kaya ito yung diagram na ginawa natin. Tapos, alamin natin kung ano yung mga materials na kailangan natin sa pagwiring. Meron tayo ditong stop, normally close. Ito 'yon, normally close. Stop siya. May push button din tayo na normally open, 'yun yung start. Ito 'yon. Tapos may contactor tayo. Ito naman siya. Contactor natin at saka overload relay. Ito yung overload naman niya. Yan. Tapos may pilot light tayo na kulay green. Ito. Tsaka red. Para sa stop indicator. Ito yun. Tapos yung yellow naman na pilot light. Ito yun. Para sa fault or trip. Tapos may breaker din tayo. Ito yun. Una, alamin muna natin kung ano ang meron dito sa ano na to, sa contactor, para alam ninyo kung paano bumasa ng diagram at kung saan nakapwesto yung mga auxiliary contact niya. Mapapansin ninyo dito sa diagram natin, ito. Meron tayo ditong line 1, line 2, line 3. Tapos T1, T2, T3. Dito yan guys, nakapwesto sa contactor na to. Ito yun, no? Line 1, line 2, line 3. Yung out naman niya ito. T1, T2, tsaka T3. Bali, pag gumana itong contactor na to, pag nag-trigger to, siyempre lulubog to. Ang mangyayari dyan, magkuklos to. Kuklose yan, papunta dyan. Line 1 tsaka T1, line 2 tsaka T2, line 3 tsaka T3, yun yung sila magkukontak na. Tapos itong namang ano natin, 13-14, yan naman yung holding coil, ay holding contact. Sorry, yan pala yung holding contact nya. Para pag pinindot mo tong start na to, masusupplyan niya tong coil ng contactor. Kaya mangyari, magkuklose siya. Kahit bitawan mo na tong, bumitaw na tong push button na to na start, ang kuryente pupunta siya dyan. Kaya magkuklose yan. Ganyan. Dito yan naman nakapisto sa contactor. Ito yun. 13, 14, ayan o. Meron naman siya guys. May numbering din naman siya. Pag bago pa lang kayo sa pagwawiring ng motor control, para hindi kayo malito, susundan nyo lang itong mga numbering niya. Ayan. Itong 13, 14, yan yung auxiliary contact na normally open. Ito naman 21, 22, yan naman yung auxiliary contact na normally close. Ito rin 43, tsaka 44, yan naman yung normally open. Tapos itong 31 at tsaka 32, normally close naman yan. May makikita naman kayo dyan na numbering yan. Ngayon, punta naman tayo dito sa wiring diagram, kung paano ito basahin at kung paano ito tumakbo o mag-function pag winiring na natin to. Pag binasa natin to, mula line 1, line 2, line 3, papunta siyang contactor ng line 1, line 2, line 3. Tapos papunta siya sa overload. Overload, papuntang motor na yan. Ngayon, paano ito gumana? Itong ano niya,
tong paano to mag contact tong L1 tsaka T1, L2, T2 tsaka L3, T3. E, ganito. Mula line 1 papuntang stop. Tapos papunta siya sa normally close ng contactor natin. Yan yung 2122. Tapos papunta siya sa 97, 98 doon sa may overload naman yun. Hindi ko lang siya na numberan. Naano na natin to, may supply na to. Na-supply na natin, may breaker na, naon na, may source na. Unang gagana dyan, yung red. Ito. Red. Tapos, pag pinindot mo itong start, ito yun. Pinindot mo yan, syempre makuklose yan. Pag pinindot mo, makuklose yan sa loob. Mangyayari, masusupplyan niya itong welding coil. Yung contactor mismo natin. Pag nasupplyan yan, automatic magkuklose to. Pag kuklose yan. Pag nagklose yan, syempre gagana yung contactor. Kaya gagana to, doon siya magkuklose. Yan. Magkuklose yan. Kaya gagana na rin yung motor. Pag bukod doon sa motor, ang gagana din yung green. Mamamatay naman tong red. Kasi mag-o-open tong ano niya eh. Mag-o-open naman itong 2122 eh. Magpapalit yan. Papalitan yan sila ng function. Buhay ito kanina. Pag in-start natin, ito naman yung gagana. Mamamatay naman to. Ganon. Tapos, itong overload naman, yung 95-96, halimbawa eh, may problema yung ano natin, yung motor. O dahil nag-grounded, o dahil umiinit na. Pag nag-trip yan, ito yung mag-o-open. Ito, 95-96, mag-o-open yan. Ang mag-close naman itong 97-98, kaya gagana yung yellow natin na ano, ito, yung fault or trip. Pag naka-trip yan, kahit anong pindot natin to, itong start, hindi gagana yung contactor natin kasi nga naka-open to. Kailangan, bago mo siya i-reset, yung overload natin, pag ni-reset natin, kailangan anuhin muna pa, antayin muna natin yung mga 3 minutes kasi may init din yung loob nun sa may, ano, may overload, umiinit yun. Kaya kailangan, after 3 minutes or 5 minutes, pag anuhin mo muna, bago mo siya i-reset, yung ano, may reset naman kasi yun, yung overload natin ito. Ayan, reset yan. Pag nakaano, nakalubog to. Pag nakaano siya, pag naka trip, pag naka trip off siya. Kasi ano yun siya, itong 95-96. Mangyayari kasi dyan, mag-o-open talaga yan. Ganon. Ngayon, gagawin natin, i-wiring natin para may pakita ko rin sa inyo kung paano ito gumana sa actual na wiring. Yeah, boy. Ngayon guys, na-wiringan na natin. Pero bago natin testingin kung gagana na ba siya, i-baybayin muna natin yung wiring natin kung tama ba siya. Una, yung line 1, line 2, line 3 papuntang input ng contactor. Yung line 1, line 2, line 3 din. Kaya ito siya. Dahil single piece lang yung ano natin, breaker, kaya line 2 at line 3 lang yung nilagyan ko. Ito yan, oh. Mula out ng breaker, line 1, punta siya dito. Tapos, itong line 2 ng breaker, dahil single piece lang siya, kaya dalawa lang nilagyan ko, line 1 at line 3 lang. Ito yun. Ito. Tapos, sunod, yung overload. Then overload, ito yung T1, T2, T3. Ito na siya. Yan. Kasi ito naman yung papunta na sa motor. Dahil wala tayong motor, kaya hindi natin madidimo yun. Ngayon, dito naman tayo sa circuit. Mula line 1, ito. Line 1, papunta siya sa
stop, sa linya ng stop, tapos papunta sa 21, saka papuntang 97. Mula line 1 papuntang 21. Ito siya, ito, 21. Tapos papuntang stop. Yan, punta siya dito. Sa loob. Ito yan, oh. Siya sa loob. Ngayon, dahil medyo magulo na yung ano natin, wiring, kaya hindi ko na rin mapapakita sa inyo ng buong ano, ng buong wiring mismo talaga. Kasi una-una, hindi nyo rin naman makita yung mga ano niya. Si luma na ngayon kontaktor. Kaya ang gagawin na lang natin, papaganahin na lang natin para makita ninyo paano talaga yung function niya. Wait lang, sasaksak ko lang yung supply. Ito na, nakasaksak na. Tapos, yun na natin itong breaker. Ayan, umilaw. Umilaw yung pula. Sa diagram natin, makikita natin, una talagang gagana dyan yung red. Ayan na nga siya, oh. Umilaw na. Tapos, pag in-start natin, pinindot natin itong start, mag-hold siya. Dapat, mamamatay itong red, gagana itong green. Try natin i-start. O ayan. Kaso pula pala ito. Wait lang guys. At ganito. Pulay pula. Pero green to guys. Ano. Iba lang yung ano. Ayan. Dahil walang ano. Walang available na contact na pilot light. Bakit ito yung ano, ilagay. Pero ganyan talaga yan. Kung green yan, dapat kulay green dapat yan. Ganyan. Tapos pag in-stop natin, yan. Patay din yung contactor natin. Pag pinindot to, ayan, gumagana. Ayan. Ganyan yung takbo ng stop-start. Pag naka-stop, patay yan. Pero pag naka-start, gagana na yung motor mo niyan. Pag may output ka dyan. Ngayon, para malaman nyo rin yung function ng ano, ng trip, is ito lang. Ipindutin lang natin itong trip. Yan, milaw. Mangyayari dyan, nag-open na ito. Nag-close to. Kaya gumana itong dilaw. Ngayon, kahit anong pindot natin yan, hindi yan gagana. Ayan o. Gagawin natin, kailangan muna natin to i-reset. Ayan, re-reset natin. Ayan, umilo siya ulit. Ngayon, pwede na siya ulit mandar. Ayan. Ganyan lang yung function ng stop-start. Sana makatulong sa inyo. Lalo na sa ano, mga baguhan lang natin na mga estudyante o mga baguhan lang sa motor control. Sana makatulong to sa inyo.